Mayroon din tayong tinatawag na importante din to, yung belief natin sa company. Yung belief natin sa company na, kasi like ngayon, lalo na sa sitwasyon natin ngayon, na nasa bahay lang tayo, mahirap din magano, mahirap din yung itong ano to coronavirus na nangyayari sa atin sa ano sa buong hindi lang naman sa atin sa worldwide kasi mahirap pa yung sitwasyon natin. Kaya lang po sa let's like, say experience ko kahit nasa bahay ako, pag gusto mo talaga kaya mong hanapan ng paraan. So yun nga, online tayo. I-communicate natin yung mga business natin, business partners natin online, yung mga clients natin online. Yun yung magandaan kasi nasa unified tayo eh. Meron tayong remittance. At I'm super proud ako kasi nga, nasasarado na yung ibang kumpanya. Yung unified natin, nandun pa din yung remittance natin, di ba? So, sabi ko nga, kakaiba talaga yung unified. Kaya, love na love ko si unified. O, presidente yan, ano nga, totoo talaga. Alam mo naman yan. Di ba? So, syempre po, ang ano din, syempre, hindi lang po believe sa company, syempre sa products natin, sa services natin. So, maraming po sa current situation natin ngayon. Kasi, marami pong operational tayo. Kaya lang, hindi ganun ka, syempre, dahil sa nangyari sa buong mundo, hindi agad ma-entertain ng mga IT natin. So, doon naman ma-check natin yung mga ano natin, yung mga business partners natin na sa ano lang, this is ano lang, temporary lang to. So, ano na lang natin, i-understand na lang natin yung current situation natin. So, wag na lang doon natin ma-check talaga yung belief natin sa mga products, sa services natin, at syempre sa system. Kasi yung system talaga ng ano, ng unified, proven na siya. Bakit ko po nasasabing proven? Sana po ako sa nagiging ano, nagka-resulta dito sa business na to. At hindi lang po ako, marami pa po tayo mga ibang top earners, andyan sila Ma'am Chimmy Laguen, andyan yung mga ano natin, sila Ma'am Judy Ann, diba? Sila Ma'am Nor, ang daming mga top earners na nagpapatutuo na totoo talaga yung business natin at yung system na ginagamit ng unified products and services. So, ano ako daw, wala na akong question doon. So, dapat tayo, ano tayo, yung belief sa system natin. At syempre po, ang belief natin sa upline natin, na si upline is, actually, again, sasabihin ko, bonus lang talaga pag meron tayong upline. Kasi, na-experience ko yan dati na ano eh, na like, yung si upline kasi, ano lang siya, 5% lang siya, si upline yung nagtuturo sa atin, nag-guide sa atin. Pero yung mag-a-apply pa din doon is tayo. Tayo talaga yung mag-a-apply. So kahit anong sasabihin ni upline dyan, maintindihan natin ano yung sinasabi, kung ano yung mga training, so, naiintindihan natin yon. Pero ang pinaka-point kasi yon, hindi kasi doon yung nagtatapos. After ano po, after sa mga learnings na natutunan natin sa trainings, kailangan din po natin i-apply. At yun po yung ano, yun po yung pagkakaiba kasi nga maraming taong nag-aattend ng training, hindi naman ina-apply. So, kaya sabihin nila matagal na sila sa business at bakit hindi pa din sila nagkakaresulta na nandun sila lagi sa training. So, yun po yung kaibahan kasi nga kailangan after the training, after sa mga lahat ng mga natutunan natin, kailangan din po natin i-apply. At ito ang sikreto ko. Dati kasi nag-aattend ako ng training kasi ako isa ako sa mga uhaw sa trading, lalo na kami nasa Cebu kami, malayo kami sa head office, so which is ang good thing naman diyan sa head office natin is nandiyan yung mga trainers talaga natin, yung mga mentors, nandiyan yung si Press Money. So kami dito sa Cebu, medyo ano siya, medyo mahirap. Kaya alam, sabi nga mahirap, pero pag gusto mo talagang ano, magbago yung buhay mo, wala kang excuses doon. So syempre, again, bonus lang si apply. Kasi ang gagawa pa din naman ng resulta mo tayo eh. Kahit ilang trainings man natin na natin, pag hindi natin ina-apply, wala pa din yun. So ano lang, sundin mo lang kung ano yung mga natutunan mo at adjust ka lang din konti pag hindi naman applicable sa'yo. Ha? Okay, so and then, syempre, wag kong kalimutan yung belief natin sa sarili natin na kaya natin gawin ang negosyo para sa family natin. Kasi doon yan magsisimula eh. Andyan na yung lahat ng trainings, andyan na yung system, andyan na yung company, andyan na yung idea, magpa-plug in na lang tayo.
Pero wala pa din yun. Pag ikaw, wala kang belief sa sarili mo na kaya mong gagawin ang negosyo to at kaya natin baguhin ang bawat, ano, bawat takbo ng buhay natin. Okay? So, guys, believe in yourself. Kasi, ako, dati wala din akong tiwala na gano'n ang mangyayari sa akin eh. Kaya lang, sabi ko, sabi nga nila, hindi yung kapatid mo, hindi yung parents mo, hindi yung friends mo, ang pwedeng mag-decide para sa sarili mo, kundi ikaw lang. So, huwag mong intindihin kung ano yung sinasabi ng iba. Ang intindihin mo is, ang gagawin natin para makuha natin yung mga pangarap natin. Kasi hindi man nila alam kung ano yung mga ginagawa na, especially dito with Unified. Kakaiba kasi yung environment natin, eh. Power na power. Alam mo yung ganitong sitwasyon, tapos power na power kapatid. Diba? Diba? So, and then, syempre, andun na din yung, ano na yung attitude mo, okay na yung attitude mo, yung belief mo sa company natin, syempre, kailangan din natin yung commitment. Syempre, so, yung commitment naman is, yung commitment towards our dreams. Hindi po yung commitment mo towards your upline or towards the company or towards the owner of the company, but yung commitment natin para sa pangarap natin. Kasi guys, pagko-commit tayo sa pangarap natin, yung pangarap natin magko-commit din sa atin. So, ganun yon. So, kaya nga sabi ko, ang dami pong ano, ang dami pong nagsasabi, sige, ito try ko ganito ganyan. Sabi ko, pag itatry mo, sa akin kasi, pag sinasabi kita try, sabi ko parang hindi yun ano eh, parang kulang. At lagi niyong ilagay sa isip niyo na yung dreams natin towards our family is yun yung laging ano natin, di ba? Yun yung laging hugot natin. So, kailangan natin na yung commitment talaga natin by hook or by crook, patay kung patay, kailangan natin gagawin yun para sa family natin. Okay? Kaya kung na-ano nyo, na-check nyo, I mean, kung na-observe nyo yung mga taong nagiging successful at nakukuha yung mga pangarap nila, diba, ako, agree ako dito eh, yung mga may pusong bato. Diba? Yung mga walang ano, drama, walang mga drama sa buhay, yung mga, sabi nga nila, bawal ang ano eh, pusong mamon. So dapat pusong bato. Pag nagiging successful tayo, I mean, sa mga successful, nagiging successful sa ganitong industry, ano, dapat ano siya, mga pusong bato. Kaya, huwag ka nang maging pusong mamon. So, bakit ito po sinasabi? Kasi po sa ganitong industry, dahil ang dami pong nag-i-invest sa network marketing, kaya lang, along the way, nag-give up sila. So, bakit po? Kasi nga, along the way kasi, ang laki kasi ng pwedeng kitain natin sa ganitong business. So, imagine mo yun, nag-i-invest lang tayo ng 14,998, pwede tayong kumita ng 90,000 per day. Ano yun? Kakaiba yun. Pero, syempre, ang katapat naman nun is, ang daming test. Ang daming test na pagdaanan na I'm happy kasi isa ako sa mga na ano ko, nadaanan ko din. Although hindi naman ganun sobrang kalaki yung achievement ko. Pero I'm happy kasi po, though as in times 10, times 15 po, compare ko sa dating buhay ko. So dapat lang kasi dito, dapat emotionally stable po tayo. Ha? Pag po tayong darating yung point na bago mo kasi makukuha yung mga pangarap natin or bago natin makukuha yung mga pangarap natin, kailangan kasi natin pagdaanan yung mga ano eh, mga may meron tayong ma-experience na ite-test talaga tayo sa buhay. So, syempre, ano lang tayo, dapat prepare lang tayo sa mga ganun. So, isa kasi dumating sa point na ako ha, personally sa ano ko, dumating sa point na alam mo yung mag-quit yung downline mo. So, dapat ikaw, kahit mag-quit man yung downline mo, dapat ikaw hindi mag-quit. Kasi pangarap natin, pinag-usapan natin dito. So, okay lang yon. Ano lang yon? Isa yun sa mga test, isa yun sa mga experience na kailangan natin pagdaanan. So, like ngayon, itong COVID-19, so, nandito tayo sa bahay, this is a test na hanggang kailan ba, hanggang saan ba yung ano mo, yung anong tawag dito, hanggang saan ba yung patience mo na ipaglaban yung mga pangarap natin. Okay, so, yun yung laging,
iba kasi pag nasa bahay, ang dami mong maiisipin. Kaya lang sabi ko, hindi pwede yung COVID-19, itong current situation natin, ang magpapastop natin para sa mga pangarap natin. Okay, so this is a test experience na kailangan lang nating lampasan para magiging ano tayo, magiging mas successful pa tayo sa ganitong business. So, daming, basta ang dami mo, iiyak ka. Grabe no, pati ako, mag-iiyak din. Grabe talaga. So, syempre, pag may mga, basta pag may mga downlines naman na, ano, na, naaalis, hindi nila na ano yung test, okay lang, basta yung importante, ikaw andyan ka palagi. Ha, tapos, syempre, isa sa mga test din is, darating yung point na, ano ka, masusulutan ka. Okay lang yun, it's part of the test pa din. Kaya, huwag kang mag-give up, kasi, meron talagang para sa'yo. Okay, so, syempre, basta, lagi mong iano sa isip mo na, ginagawa natin tong business na to para sa pamangarap natin, para sa pamilya natin, para sa mga anak natin, di ba? Para mas mabigyan natin ng magandang buhay later on. Okay? So, syempre, hindi po mawawala. Lalo na sa ganitong, ano, ganitong sitwasyon. Guys, ano po, stay positive. Marami pong magre-reject sa atin, marami pong magdi-discourage sa atin, marami pong magsasabi na, uy, dito ka na lang sa company na to kasi mas maganda to, maganda to, basta maraming ganyan. So, kailangan stay positive para sa mga pangarap natin. Huwag na huwag po kayong magpapatalo. Huwag na huwag po tayong magpapatalo sa kung ano mang mga andyan. Kung hindi ka man kumikita pa ngayon, okay lang yan. That's part of the experience na kailangan natin pagdaanan para sa success natin later on. So, ang sasabihin mo lang, ito na yung sinasabi na dapat pagdaanan ko para makukuha ko yung mga pangarap. Is, bakit po sinasabi? Kasi po, na-experience ko din yan. At ang sabi ko, yung munti ka nang mag-quit, yung munti ka nang mag-give up. Pero sabi nga, pag na-experience mo yung ganun, ibig sabihin, malapit ka na sa finish line. Sabi ko, pag nag-quit ako, ibig sabihin, talo ako. Pero ang sabi ko, in a positive side naman, sabi ko, pag hindi ako nag-quit, as sabi nila, malapit na daw sa finish line, pag ganito na yung mag-feel ko, ibig sabihin, after nito, nandoon na ako sa success. So, ang ginagawa ko, sabi nila, ito daw ang gagawin ko. Sinusunod ko lang. Tinutuloy ko lang. Kahit mahirap, tinutuloy ko lang. At hindi po ako nagsisisi kasi po, napagdaanan ko po yun at ito na po, nagsisimula na po ng success na binigay ni Unified Products and Services po sa akin at sa mga iba pa po mga top earners. Okay, so guys, ito pa. Siyempre po, lalo na sa ano talaga ako sa ano eh sa current situation natin na itong COVID-19 na nag-add sa atin ngayon. So, syempre po sabi nila, dapat pag nag-share ka ng business mo, dapat excited tayo, di ba? So, ngayon baliw lang talaga ang nasa Unified kasi nga imaginein mo sa ganitong sitwasyon. Excited pa rin ako mag-share sa business. At excited pa rin ako, nagmo-motivate ng mga downlines ko. Alam mo yon. Pero, syempre po, grabe po, especially po, team Hong Kong. Grabe, no? Alam mo yung sa panahon ngayon, ganun pa yung ano ko sa kanila. And, syempre po, thankful lang po, kasi nakikinig din sila. Bakit ko po sinasabi kasi, dapat po talaga, excited po tayo lagi pag once nag-share po tayo ng business. Kasi ang laki po ng pwedeng kikitain natin later on, ang laki pong pwedeng, alam mo yung dumating sa point na paisip ko, itong business na to, ito si Unified Products and Services, na alam mo yung mga taong ordinaryo, mga taong hindi naman kayang magkaroon ng negosyo na mayroong malaking capital kasi, di ba, empleyado lang po ako at alam po, marami pong gaya ko na hindi din kayang magkakaroon ng malaking negosyo. So, I'm happy po kasi nandito si Unified Products and Services na like tayong mga ordinaryong tao, nabibigyan po ng pagkakataon
nabibigyan po ng pagkakataon na magkakaroon ng ganitong negosyo na sa maliit lang na capital, imagine mo 14,998, tapos pwede kang kumita ng 90,000 per day or the 2.7 million per month.